This is Rondolo Cruz Official po, ang inyo pong lalakang bralakaw, and welcome back na naman po sa aking YouTube channel dahil dito, no hate love lang. At ayan na nga for today's video again. Nandito naman po tayo sa episode 10, part 2 na po tayo. So ano pang hinihintay nyo? Simulan naman na tayong pakiligin, pangitiin at bigyan ng inspirasyon sa mga in relationship dito sa ating mundo. So maraming salamat po sa panood. Ano pang hinihintay nyo? So let's jump into the video. Kuya, ilang araw pa mawawala si Lola? Hindi mo ako pagbuksan ng gate. Hindi ba balik talaga ako sa US? Tad-tad ng halik si ano eh, si Joey. Magkatabi sila sa pagtulog. Kaya lang, merong chaperon. Amore! Sino yung gawa ka to? Buksan mo, sino yan, sino yan? Oras na. Sandali! Sino yan? Si Madam Tosha ba yan? Ay! Si Joey! Si Joey! Ayan yan. Hey. Ang ginagawa mo dito? Parang ayaw mo naman na nandito ako. Gusto, syempre. Ayan. Mas malaki pa sa'yo yung bag mo. At sabasas na ako eh, para tamangan ako eh. Ang ano din, ang gwapo din talaga ni ano no? Matapaga ka. Jimmy, ang ganda ng ano niya, tawa niya. Mag-enroll na sana kami. Kami? Kami? Hmm. Sino? Si Will? Ayan na si Will! Nandun si Will! Umuwi din siya ng province niya? Oo. Silos na naman to si ano. Nagsilos na naman to si ano, si Jimmy. Kami na. Silos yan si Jimmy. Kasi nga, di ba? Tuwa-tuwa na siya na ano, nung nalaman niya na si Will ay papunta ng Amerika, ng US. Eh, paano yan ngayon? Balik na ako sa kwarto. Naan dyan. Naku, kinakabahan ako dito sa ano to. May naghihintay sa'yo sa kwarto. Congrats. Kinakabahan ako dito sa mga upcoming episode. Sino naghihintay sa kwarto? Tara na sa loob. Nakikita na ni Joey si Butchong. Butchong. Thank you.
Sabay-sabay na tayo ni Will mag-enroll. Hintayin niyo na kami. Oh, sige, sige, sige. See you soon. Bye, bye. No, nakita mo na ba si Butch? Ano yung nangyari sa inyo? Ba't ang lulungkot nyo? Joey, kung sakaling matanggal ka sa student organization, huwag kang mag-alala sa gastusin. Kasi tutulungan naman kita. Talaga naman! I love you, Lawin! Napaka-supportive. Top performer yata ito. Diba? Kumpiyansa-kumpiyansa. Walang maging masamang, walang masamang mangarap, diba? Baka next year, makalipat ako sa admin. Mas malaki makakuha ko dyan. Pero, Joey, mas maigi siguro kung tulungan na lang din kita. Kaya ko naman eh, para makapag-focus ka, makapag-focus din tayo sa studies natin. Siguro iniisip din ni Will na pag pumunta ng ibang tawag nito student council si hindi ko kaya pagsabayin yung relationship natin sa kanyang pag-aaral. Pag lumipat siya ng ibang student council, siguro iniisip ni Will magkakaroon na naman siya ng karibal. Marami na naman mag-a-admire kay ano. Sabi mo sa akin dati. Kay Joey, di ba? O baka pag malipat ito, sige, dito nang magsimula ito. Na naman yung... Sample itong libro na ito, ha? Siraan si ano. Itong libro na ito, kaya ako gusto ito kasi... Siraan si Joey. Yung tatay ko eh. Basta ang dami kong naiisip na ano, paparating. Iwan ko ba? Bago na to. Ang daming tinuro sa akin ng libro na to. Tinuro sa akin ito kung paano lumaban sa buhay. Kung paano maging adaptive sa mga situation. Saka maging adjustable sa mga tao na nakasalamuha ko. Galing naman talaga, Alam mo, kakasimula ko lang sa libro to. And sa nakita ko at sa nabasa ko, isa dito sa mga bida, na-engage na yung taong mahal niya. Tapos, ngayon gusto kong alamin kung paano siya lalaban. Kung lalaban ba siya ng malinis o ng madumi. Ano? Kung papalayain niya na ba yung taong mahal niya. Parang kinakabahan talaga ako dito. Doon pa lang sa line niya na sinabi niya. Kung ano? Ano ba yun? Basahin mo yun. Ano yun? Kumamahalin ba niya ng ano? Nung... Ituturo sa'yo yun. Ano? Malinis?
Kalimutan ko na yung line niya na yun. At pagtanggal sa pagdadalawang isip. Wala, baka dun sa sinabi ni Will, baka may maging, baka isa dun sa mga sinabi ni Will, may maging mitsa. May magiging mitsa. I love you. Nakaharap sila sa mga struggle. I love you. Ko na tubig. Joey. Hmm? Nasa taas? Nag-aaral ata. Anak ni. Jimmy. May papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Di ba kami na naman ni Joey. Mm-hmm. Magkarelasyon naman kami. Kaya, kung pwede, kausapin mo sana si Joey na lumipat sa kwarto ko. Naku! Mahirap yan, lalo na't meron ding gusto rin si Jimmy. Pwede. Pwede naman kita tulungan. Pero kasi Will, sa kanyang desisyon pa rin yan. Naunawaan ko. Alam mo, Will, may mga bagay na hindi dapat natin pinapangunahan. Alagaan mo yung relasyon mo. Kasi hindi natin alam, baka masakal natin yung mga tao mahal natin. Tama. Tama ka. Nabalitaan kayo sa school, ha? Diba, mahal mo yung isang tao, huwag mong baguhin yung isang tao. Kung mahal mo yung isang tao, palayain mo. Wala nga, wala pa. Kung mahal mo yung isang tao, wala pa rin balita. Hayaan mong gawin niya kung anong pero, gusto niya, kung anong makakabuti sa kanya, lalo na kay Joey kasi alam niya naman ang tama at mali. And madiskarte talaga si Joey. Huwag mo lang sakalin, huwag sa lahat ng relasyon, huwag sasakalin ang isang relasyon. Dito lang ako. Kasi pag sinakalma ang isang relasyon, dyan mag-uumpisa yung pagpalagi. Ay yung pag-uumpisa na unti-unti kayong magkakalabuan. Hindi ko na bilang kaibigan diba? Mo. Hindi na siya makahinga. Yung wala ng kalayaan. Minahal mo yung tao na ganyan. So, alam mo kung karelasyon ko yan si Joey. Hayaan mo maging ganyan yung tao kasi dyan mo siya minahal eh. Hayaan ko kung saan siya masaya. Tama. Hindi ko siya papangunahan sa mga plano niya. Kung ikaw karelasyon niya. Pero Jimmy, ako boyfriend niya. Pasalamat ka. Ano ang ibig mong sabihin? Salamat ka, kasi napakaswerte mo sa kanya. No, kasi mabait si Joey. Kasi dati nga, di ba sinabi ni ano, sinabi ni Joey na, ano, sinabi ni Jimmy na,
Kung hindi lang siya nakabuntis, isana silang dalawa ni ano, ni Joey. Iinitong may ano, nakabuntis siya, kaya wala siyang magawa. Pero iwan ko ngayon na may anak na siya, baka amalay mo magbalik, manumbalik yung pagtingin ni Jamie kay Joey uli. Ito yung masama. Na meron na silang relasyon ni Will at ni Joey, tapos manunumbalik yung pagtingin ni Jamie kay Joey. Ito yung masama, ito yung ano, ito yung mahirap sa relasyon. Will, diba? Tama ako. Kasi nga, inamin niya ngayon, inamin niya yun. Kung wala akong karelasyon ngayon. O, diba? Sana si Joey yung nakatuluyan niya. Baka. At hindi sana naging si Will at si Joey. So, I think, ito na naman yung magiging mitsa. Ganun ba? Kasi siyempre, kung laging magkikita, kasi magkaisang bahay lang, di ba? Kung laging magkikita, laging mag-uusap, laging magbibiruan si Jamie at si Joey, tapos makikita ni Will, dito na naman magsisimula yung silusan. Ang hirap ng ganitong relasyon na magkaisa lang kayo sa bahay. Ang sinabi ko naman sa'yo, di ba, na huwag mo nang gawin yun? Sabi ko, sirain mo si Joey kay Kenji. Hindi si Joey, sirain mo sa buong eskwelahan. Tanga-tanga ka ba? Ay, hala! My God! O, sige. So, hala, edi ikaw basta pala may paka na. Para mamilis ang paka ni Joey. Siguraduhin mo rin na... Siguraduhin so, siya yung may gawa. Si Joey sa student organization. So siya yung nag-utos doon sa kaibigan niya na sirain si Joey. Yun nga lang, ang mali nung kaibigan niya, sinira sa buong school, hindi kay Kenji. So yung letter nang galing kay Will or doon sa kaibigan niya. Nasaan ka? Yun lang ang masama dito. Suduin na kita. Sige, sige. I love you. Ayun na nga, ina naman eh. Manibagong palaisipan na naman to. Baby! Ano, nagugutom na ikaw? Ha? Huh? Gutom na ikaw? Babe, wait lang ha. Anong problema? Ba't parang balisa ka? Naku, baka narinig ni Jamie. Ano nga? Sige na, sabihin mo sa akin. Sisirain niya si Joey. Ha? Sino sisira kay Joey? Babe, kapag sinabi ko naman kay Joey, sasaktan yun. Sino? Sabihin mo, babe, sino babe, ba? Si Will. Sisirain niya si Joey, narinig ko. Paano ba sasabihin yun? Ang saya-saya ng tao. Oo nga, di ba? Kapag sinabi ko kay Joey na sasaktan siya ni Will, hindi ko naman kayang makita masaktan si Joey. Makaawa naman si Joey, no? Si Will. Wala naman siyang ginagawang masama. Karelasyon niya ngayon. Ka-dormate namin. Pag hindi ko naman sinabi,
Ganun din. Baka siguro lang magsabi kay Joey. No? Kasi alam mo naman ni girl na malaki ang utang na loob nila kay Joey. Dito pa lang nakikita ko na may ano na namang mangyayari. May hindi na naman ka nais na mangyayari. Sa'yo, ba't kaya damit mo? Hello, kita ka dyan. Bayan, abangan. Ay, naku po, Diyos ko Lord. At ano na nga, aginto na naman tayo. Naiisip ko tuloy, paano na lang yung pagiging mabait ni Joey, yung pagiging malalahanin ni Joey, yung pagiging matulungin ni Joey. Tapos ganito lang yung isusukli in the future na wala naman siyang ginagawang masama. In fact, tinutulungan niya pa nga na maisaayos yung ano, yung kanilang relasyon na kahit minsan nahuhuli na, pilit pa ring inilulusot ni Joey. Pero ngayon na ano na sila, ngayon na alam na, confirm na sila na, isinabi na nila, tapos ganito yung kalalabasan. Nako, hindi ko talaga ano, naiisip ko na dati na nanonood, sinisimulan ko pa lang ito, naiisip ko na siguro at the end of this story, may magandang ending na si Will at si Joey hanggang huli. Pero nakikita ko na may magiging mitsa ng kanilang pagkakagulo. Nako, nadidisappoint ako sa mga gantong eksena. So kung kayo pareho rin na ng aking nararamdaman ngayon, ano pang hinihintay nyo? Subaybayan nyo po uli ang part 3 episode 10 ng chapter 2 ito. So maraming salamat po sa panonood. Kung kayo ay nag-enjoy, ano pang hinihintay nyo? Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Pindutin na po notification bell na sa ganun lagi kang updated sa aking panibagong reaction video about po sa BL Series Philippines. So maraming po salamat sa panonood, and don't forget to subscribe to your YouTube channel, Star Image Digital Network, and also Direct Judy Garcia. Nasa description below po ang kanilang YouTube channel link. So maraming salamat po sa inyong panonood, and see you again guys sa part 3. Maraming salamat, and this is Ron De La Cruz Official, ang inyong pong lalaking malakaw, signing off.